Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Ano-ano nga bang bagong kagamitan ng Pilipinas ang ipaparada ng AFP sa kanilang anibersaryo? Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sa pagdiriwang ng anibersaryo ng ating Armed Forces of the Philippines at talaga namang pinaghandaan ito ng lahat ng branch ng AFP sa gaganaping military parade. Sa idiriwang military parade na ito ay matutunghaya natin dito ang samit-saring kagamitan ng ating AFP, kabilang na ang mga bagong bili nila. Subalit marami ang napapatanong kung ano nga ba ang aabangan natin sa military parade na ito, at anong bagong kagamitan ang makikita natin. Kinumpirma ng ating Philippine Navy na may gaganaping military parade sa Camp Aguinaldo, ang headquarters ng AFP, para ipagdiwang ang anibersaryo ng AFP. Ang unang bagong kagamitan na inaasahan natin na makita dito ay ang mga bago nating Armored Vehicle Launch Bridge, na kamakailan nga lang rin ay dumating na ito sa ating bansa. Ayon sa mga pinakitang litrato, dalawang Armored Vehicle Launch Bridge pa lamang ang meron tayo nito, at inaasahan naman natin na higit pa sa dalawa ang makikita natin sa military parade. Ang pangalawang kagamitan naman na ito ay tila ito na ang isa sa pinakamalakas na gamit ng Pilipinas ngayon, dahil inaasahan din na ibibida ang mga bagong Spider Air Defense System natin sa military parade. Matatandaan na dumating na nga ang mga ito at pinangunahan pa nga mismo ni Pangulong Marcos ang pagtanggap ng mga bagong kagamitan na ito, kaya naman kung makikita natin ito sa military parade ay talaga namang nakakamangha ito makita. Dahil ngayon na lamang ulit na may ibinida na missile sa military parade ng AFP. Ang pangatlong kagamitan naman na ito ay ang bago nating upgraded na ACV-300 na isang tracked armored personnel vehicles, kung saan in-upgrade ang mga turret na ito at pinalitan ng mga moderno, sa bahagi ng M113 one-man turret firepower upgrade project ng Horizon 2 ng AFP Modernization Program, ay dapat palitan ng ating AFP ang mga turret ng ating mga lumang APC na mga bago at modernong turret ngayon. Inaasahan na makikita natin ang mga bagong upgraded na APC na ito sa military parade, dahil dagdag lakas na naman ito at mas mapapaganda nito ang kakayahan ng ating mga armored personnel carrier. Ang pang-apat na kagamitan naman na ito ay ang upgraded M113 APC din natin na nilagyan ng mga mortars, kaya isa na itong Armored Mortar Carriers. Israeli company din ang nag-upgrade ng mga M113 natin na ito upang mas mapalakas ang firepower nito pagdating sa pakikipagdigma, at mapapabilis ang pag-deploy nito sa mga lugar na may digmaan. Mayroong 15 na 120mm mortar carrier ngayon ang ating Philippine Army at naka-deploy na ito sa iba't ibang lugar dito sa bansa, lalo na sa bahagi ng Mindanao. Ang panglimang kagamitan naman na ito ay ang amphibious assault vehicles ng ating Philippine Marines. Isa rin ito sa pinakamodernong kagamitan ng ating Marines ngayon. Hindi gaano napapakita ang mga amphibious assault vehicles na ito sa mga military parade, dahil tuwing may pagsasanay militar lamang ito nagagamit ng ating AFP. Mayroon tayong 8 amphibious assault vehicles na binili pa natin mula naman sa bansang South Korea, at sa Administrasyong Aquino pa ito dumating na bahagi ng Horizon 1 ng AFP Modernization Program. Ang pang-anim na kagamitan naman na ito ay ang isa pang Israel-made na artillery. Ito nga ay ang bagong Atmos 2000 na armado ng 155mm artillery. Sa ngayon ay mayroong 12 na Atmos 2000 ang hawak ng ating Philippine Army ngayon, at binili natin ulit ito sa bansang Israel. Ang self-propelled howitzer na ito ay magpapalakas ng puwersa ng ating hukbong katihan sa pag-atake sa mga pwesto ng kalaban. Bukod kasi sa napakalayo ang kayang tamaan nito, ay napakabilis lamang din ito ma-deploy sa kahit anumang sitwasyon o lugar na may digmaan. Naka-deploy na rin ang mga self-propelled howitzer na ito sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ang 8 nga dito ay deploy sa bahagi ng Mindanao, kung saan patuloy pa rin ang operasyon ng ating military sa pagtugis sa mga terorista at kalaban pa ng gobyerno. Ang pangpitong kagamitan naman na ito ay ang mga upgraded na M113 APC pa rin natin na pinalitan ng tank, at ang iba naman ang nilagyan ng Scorpion Tank Turret. Ang Israeli company pa rin ang nag-upgrade sa mga armored personnel carrier natin na ito, at kinabitan nga ang apat natin nito ng 25mm Bushmaster guns na magpapalakas ulit ng firepower ng ating mga armored vehicles.
Ang apat pa nating upgraded na M113 na ginawang fire support vehicles kung saan kinabitan ulit ito ng mga tank turret na galing sa mga lumang Scorpion light tank ng ating Philippine Army noon, mayroong apat tayong upgraded na M113 na armado ng 76mm tank turret at ginamit na nga ang mga ito noong digmaan sa Marawi at sa iba pang bahagi ng bansa. Nakadeploy na rin ang mga ito sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa at ang iba naman dito ay ginagamit naman sa mga pagsasanay ng ating militar. Yan lamang ang aasahan nating mga kagamitan ng ating hukbong sandatahan na ginagamit nila sa kalupaan na ipaparada sa anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines. Nakakadismayaman pero hindi matutuloy ang pangako ng Israel na madedeliver ang mga bago nating tangke at APC ngayong buwan, kaya naman hindi mapapasama ang mga ito sa gaganaping military parade. Sa pagkumpirma nga ng ating Philippine Army ay inaasahan nilang darating ang mga bagong tangke at APC mula Israel sa unang quarter ng taong 2023, kaya naman ang mga makikita lamang natin sa darating na military parade ay mga kagamitan lamang na mismong na turnover at tinanggap na ng ating hukbong sandatahan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po. Today, the country continues to face a myriad of internal and external security and defense challenges, which include natural calamities and disasters as well as the lingering effects of COVID-19. Despite this, the Armed Forces of the Philippines, through the Philippine Air Force and other branches of service, remain steadfast in pursuing its noble goal of elevating its credibility and capability while effectively performing all operations related to its mandate. As the guardians of our precious skies and valiant bearers of hope, the Philippine Air Force persistently provides quality services to its stakeholders as it proves its worth as an agile and dependable force ready to respond for peace, security, and national development. Your Air Force, your armed forces, your partner for a peaceful, resilient, and progressive Philippines.